Nagkaguliyang ang mga vendor human masunog ang tulo ka tindahan sa palengke sa Jansan alas 8 pasado sa gabi ng Setyembre 6. Gumika ni ini, nasunog ang pipila sa mga baligyang relo, chinelas, speaker, tools o guwan pa nga kagamitan sa panimalay. Kami po nag-rubing mo sa gilid, nag-patrobe sa gilid. So pag libot mo din kayo na, sibilya lang gulong nagkuhan. Libot siya, bago po siya nasugod siya. So nagtawag mo yung Delta 9 para mag-responde. Doon nagsimula sa banda noon, kaibigan ko rin yung may-ari nito. Yung sa akin, mga tools lang, mga martilyo at saka mga relo, yun ang hanap buhay namin dito sa palengke. May breaker kaming inano, hindi na-off. Kaya noong unang, may dumadaan dito nga naninigarilyo. Mga soldier, mga bag, mauna mong baligyan man. Pero kanang tapad na mo, prepare ng mga cellphone. Nakabot na akong koban, yun na nasunod ang palengke. Mauna niyagi bidiri. Nagkadipo-diposab ang mga bombero sa pagpalong sa kalayo, aron dili kini mo kaylap sa tibuok palengke. So kini pag-aimbestigahan pa sa atuang Bureau of Fire and Protection. So dili lang sa ta maghatag og nga any speculation kung sa panghitabo diri sa atuang palengke, pero kabalo man ta nga ang atong palengke karon is a hot issue. Mao nang moingon ko nga relax lang ang tanan, dili ta maghatag og mga unsay mga statement. Miabot sab sa lugar ang City Administrator nga si Attorney Franklin Gacal Jr. ug ang City Public Market Administrator nga si Lito Isclamado. Sa karon, padayon pa ang investigasyon sa BFP kung unsa ang tinubdan sa sunog, lakip na ang kinatibuk ang damyos ni ini. In the heart of changing lives, kini sa enemy mugpon, Brigada News.